Lapad ng gulong. Kita nyo ba yan? Sobrang lapad. Ang basukat na to. 140 oh. 70-17. Ito po, ito po, ito po. Mga kuya, mga ate, no? Papaliwanag ko lang ng konti itong, ano, no? Itong sukat ng gulong, no? Wala naman akong masyadong alam. Pero ang pagkakalam ko, eh, itong 140 ay, ito yung lapad niya. Lapad ng gulong. At ang 70 ay 70% ng lapad ng gulong. Yan yung kapal naman niya. Yan. So 17 yan yung size ng itong mugs. Okay? So yun lang po. Mga kuya, mga ate, no. Ito na po yung accessor ng kapatid ko, no. Puro putik na agad, no. Tanggalin natin yung kabel. Yan. Yun, no. Yun, no. Lapad ng ano talaga, oh. Grabe, oh. Lapad ng ano, eh. Ganda tingnan, no. Big bike na big bike ang dating, eh. Oh. Tingnan nyo naman yung ano. Tingnan nyo naman yung swing arm. Pang big bike talaga. Bro. Ganda. Pero 155cc lang po yan. Kaya grabe, nakaka ano talaga. Ang ganda. 155cc. Pero ganito kaganda. Grabe. Ito. So yan. Tamang tingin-tingin lang muna tayo. Tamang pitik-pitik lang muna tayo. So, hindi siya ABS. Pero disc brake siya. Tapos single ang suspension niya sa likod. At wala ata, hindi ata na-adjust to. Wala nga. Hanggang ganyan na lang yan. So ayan. Yan ang itsura niya. Grabe, lapad ng gulong, pati sa ano, pati sa harap ang lapad. Inan mo naman, ano sukat nito? 110. Grabe, kasi lapad ng gulong ko sa likod, yung gulong sa harap. Grabe. Kulang pa pala yung gulong ko talaga. Grabe. Yung YTX natin, ito na yung gulong niya, ganito kalapad. 110. Gulong niya pa lang sa harap to. Grabe. Ganito sana yung gusto ko ipalagay sa motor ko. Ganito kalapad sa harap. Ganyan rin kalapad sa likod. Kaso nga lang, mamumroblema tayo ngayon pagdating dito, pagpapalaparan natin. Kailangan natin magpalit ng ganito. Kailangan natin magpalit ng swing arm. Dami, dami nating magpapalit rin tayo ng mugs. So, marami tayong kailangan baguhin, kaya hindi pa kaya. Grabe, napakalapad. Yung gulong niya pala talaga sa harap, yung gulong ko sa likod.
Grabe. Niya 110 yung 110 yung harap niya. Tingnan niyo yun. Oh, ayan yung gulong ko sa likod oh. 110 rin to eh. Sana ba yun? 110 rin to. Nawala. Ano? Grabe. Ganda ng ano nyo. Ganda ng upuan. Ano pa bang meron dito sa motor na to? So ang price niya ay hindi ko alam. Grabe. Lapad ng ano niya. Lapad ng kadena. Ayan yun. Lapad oh. Ayan oh. Kita niyo. Hindi niya nasaktong higpit ng kadena. Grabe. Ganda talaga ng ano. Ganda ng makina ng Yamaha. Ano? Pino talaga yung under niya. Pino. Yamaha XSR. Grabe. Pag dinriban nyo siya, ano siya? Para kulang na lang yung ano niya eh. Kulang na lang yung kulang na lang maging CVT siya para sobrang smooth talaga ng ano, kasi kada gear sobrang smooth ng takbo ng ano niya, yung takbo ng motor. Kung tuloy-tuloy pa yan, sobrang smooth talaga yung as in walang interval kada gear. Grabe. Sobrang ganda. Sa 170 plus lang. Ewan ko kung yun na yung presyo ng ano, ng kasama interest o yun yung cash. 170k. Ganda. yung tipong nagpalapad ka na ng gulong tapos gulong lang pala sa harap ang katapat ng gulong natin sa likod. Grabe, lapad oh. Literal na 110 oh. 110 rin yung gulong ko sa likod dito sa harap pa lang.
3.5. Ano kaya meron dito? Ano lang siguro? Daanan yung mga ano, mga electronics niya. So sige, yun lang mga kuya, mga ate, no? Tinignan lang natin muna saglit itong motor bago natin i-drive an ulit. Bago natin i-review ulit. So, that's it for today. Bye!